Ma-upload ko na rin sa wakas yung first video ko. Tensya na, nakamasa ko ngayon. Delikado na. Baka magka-virus tayo. Ito na yung first vlog ko. Mag-ride kami nung kasama ko bago ko siya ipakilala. Pag sinabi kong ride, hindi to kotse, hindi rin to motor, kundi bike. Dapat yung first video ko nung, dapat yung first time ko nung magbabike, yun yung upload ko kasi nag-corrupt yung, yun lang, walang daan, sarado. Nag-corrupt yung SD card ko, so kaya bibili ng, feeling ko peke yun, na peke ako. So yun na nga, excited ako dito sa first video ko kasi may special guest ako. Gagawin namin sa mga hobby niya. Akala ko pag sinabi mong bike, normal na bike lang, hindi pala. Mahirap din pala lalo na yung uphill. Yung nakamura niyang bike I think is 10,000 patakas, MOP. Mga 60,000 plus yun sa Pilipinas. So, kaya ng special guest ko, kilalang-kilala niya. Lalo na kung mahilig kayo sa mixed martial arts, ang pangalan niya yung Mark Iliva. So may mga hindi may kilala kay Mark Iliva, bigyan ko kayo ng short info. Mark Iliva is a mixed martial artist, one of my favorite. For sure sa inyo, hindi nyo rin alam to na ano siya, UFC fighter. He's fighting on the featherweight division. He competed in Asian Games, SEA Games, USU champion, URCC champion, World Championships, Philippine team rin siya. At isa rin siya sa member sa pinakasikat na team sa Pilipinas from my city, represent Team Lakay. Yes, member siya ng Team Lakay. Kasama niya rin si na Edward Kevin Bello na nag-training. So yun, yun nga, kung may katanungan kayo about sa kanya, kung ano gusto yung tanong, comment lang kayo. At gagawin ko ng ibang video yun. Subscribe niyo rin sa YouTube channel ko, tapos click niyo rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod kong video. So, kukunin ko muna yung bike sa kanila kasi nanghiram lang ako. Hindi ko rin kasi afford. Medyo mahal. Pati yung mga helmet na gamit ko, lahat. Hiram ko lang kay Coach Mark. So, yun. Kita-kits mamaya. So, ayun. Hindi ko na-record yung papunta namin kasi nag-crop na naman yung SD card ko bakit. So medyo papuntan din na kami dito at masayang hindi ko napakita yung yung uphill na medyo rough road, yun yung isa pinakamahirap. Parang hihingan ako doon at parang leg day pag part na yun. Pero pagdating dito sa part na to, ito yung mga patag, easy part, ito yung nakaka-relax at talagang enjoy naman itong ginagawa. Gano'ng kapasok? Hindi ko kaya. Baka mabasok yung balls ko. Kilometers yung papunta mula sa bahay hanggang papunta dito sa trail, hindi ko lang sure. So ito na yun, maraming trail kami pinupuntahan, ito yung isa.
So yun, pataas na naman yung leg day namin. Hindi pa ako matumba dito kasi taas ng bato. So ayun, dito kami ngayon sa trail. Nagpa-practice mag-jump si Coach Mark dyan. Tingnan natin kung anong gagawin niya. Oh! So nakita niyo yung part na yun. Huwag niyong gagayahin. Kung akala niyo madali, hindi ganun kadali. Si Coach Mark, ilang taon nang nagbabike. So napag-practice niya na rin to at ilang beses na rin ko na rin siyang napanood. Muntik na ako. So ayun, lumipat ulit kami ng location bagong pag-jumpan ulit. So dito kami ngayon. Medyo mas delikado ngayon to. Pakita ko sa inyo. Ayan, no? Imagine nyo. Tatalong si coach dyan, papunta dito. Oop! So nakuha niya na yung momentum niya dun. Ito na yung next. Yung mataas na yan. Tingnan natin kung anong mangyayari. Oops. So ayun, tapos na kami sa part na to. Alis na kami. Medyo pauwi na tong part na to. So ayun, pababa na naman. Hindi pa kaya tumaga nito. Medyo steep. Delikado. Baka tumob na naman ako. So naglalakad ako ngayon. So ayun, pababa na naman to. Ito yung mas delikado to. May mga hukay-hukay. At puro hagdan. Hindi ko kaya to. Baka mabasag yung buong ko. Lakad na naman akong ng baba. Medyo malayo-layo ito. Kasi na Coach Mark, sanay na dito sa pagbaba na ito. Pati yung mga kasama namin. May mga kasama kami minsan. Bibilis nila pagbaba. So, hindi ko pa kaya itong practice.
may tanong kayo kay Mark Ediva, gagawin ko ng ibang video yun, interviewin ko siya. Comment below kung gusto niyo tanong sa kanya kung lumalaban pa rin ba siya, kung anong ginagawa niya ngayon. Comment lang kayo at para tanongin natin yun sa next video ko. Make sure to subscribe to my YouTube channel. Click that notification bell para updated ka sa mga susunod kong video.